Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw dahil sa isang bidyong mula kay AKO as a Sydney ni Elmer Ronquillo. Atin malalaman kung paano nakapunta ang isang electrical assistant mula sa Pilipinas. Napakabuti Sir Elmer Ronquillo, binibigyan niya pagkakataon ang mga kababayan natin na makarating ng Australia. Puntahan ninyo ang channel ni Sir Elmer Ronquillo na AKO as a Sydney. Sa kanya galing ang bidyong ating panunuurin. Sa salamat kay AKO as a Sydney. Magandang araw muli, si Elmer Ronquillo. Ako sa Sydney, welcome muli dito sa ating channel. So ngayon, dalawang araw na lang at darating na ang ating electrical apprentice or electrical assistant na manggagaling sa Pilipinas. So paano nangyari yun? Paano na-aprobahan ng kanyang application? Kwento ko sa inyo. Pero for the meantime, ay itutur ko muna kayo sa kanyang titirhan. So dito sa kwarto na ito, ito yung dating kwarto ng anak ko, yung pangalawang anak ko, na inabandon niya na kasi sumama na doon sa kanyang girlfriend. So ito naman, bumili tayo ng bago niyang refrigerator. Okay? Ito bago. Bumili tayo ng bagong washing machine. Yung washing machine ilalagay doon sa likod. So for the meantime, ayun. Okay? Nilabas ko muna para magkaroon ako ng space dito sa pag-aayos. Ito ang kanyang bookshelves. Yung mga dating books nito, inalis ko na at inilagay ko doon. Pinagsama-sama ko. Ito ay books ng aking mga anak. Ng aking anak pala na si Miguel. Ito pwede niyang basahin. Maraming magagandang books dito para tumalas ang kanyang reading and English knowledge. Okay? Ito sapatos ng anak ko yan. Hindi sa kanya yan. Okay? Tapos, binili ko na rin ng bagong television, 40 inches. So, dito meron akong existing na wall mount nitong television na to. So, ito ang kanyang table, ang kanyang computer, kasama ang kanyang table, ang saksakan ng internet, nando sa ilalim. Nakabit ko na yun. Right? And then, ito ang kanyang tulugan. So, makikita nyo, no, yung kanyang carpet, yan, yung rugs niya, inayos ko na. Okay? Nilagyan ko pa nga ng baking powder para mawala yung amoy. Kasi nga, dati nagbaha dito, no? Nilinis ko na, may amoy pa. Nilagyan ko baking powder, nawala ang amoy. Okay? And then, etong likod na to. Makita ninyo, marami ako abubot dyan. Mawawala to. Pagdating niya, tutulungan niya raw ako para alisin niya. Lilipat namin doon sa isang lugar. Eto, aayusin namin para maging kusina. Para paghugasan ng kanyang mga pinggan. Actually, he will stay here and he will live independently. Libre ang accommodation. Pero may bayad ang tubig at kuryente, magsishare sa amin. Okay? Kasi kikita naman siya at sweswildo siya. Okay? Pagkatapos nito, sa toilet tayo. Kita nyo, eto ang kanyang toilet. May mga tiles na nakikita ninyo, ginawa ko yan noong July. Inayos ko yung mga tiles kasi ini-expect ko na darating siya ng July. Pero hindi nakarating. So inayos ko na yung tiles, nilagyan ko ng mga grout. Okay? And then, ang gagawin niya dito, makita niyo yung mga, yan, siya daw ang magpipinta niyan. Pagdating niya, pipintahan niya habang hindi pa gamit na gamit itong lugar na to pag sa-shower. Nakikabit na rin yung hot water doon sa likod. Yung hinayar natin na tubero, may hot water na siya rito. So, okay? So, pag ito, yan, inom ko na, may hot water na siya. Naglagay na rin ako ng circuit breaker na dedicated doon sa kanyang hot water. Ipa tayo, pakita nga. Okay? So ngayon, ito na rin ang kanyang drawer. Okay, ito yung luma namin drawer. Sorry, not drawer, but cloth cabinet. Ito, luma namin cloth cabinet. Yan. Kita nyo? So, binigyan ko na siya ng jacket. Medyo may kalamigan pa ng konti dito. Dahilan sa springtime pa. Okay, ito mga ito, aalisin natin yan. Dahil sa likod nun, makikita nyo, merong air condition. Ayun. Summer dito, mainit dito. Okay? Pag winter naman, meron siyang heater. Pero ito naman is fully insulated itong mga walls nito. Kaya natitiyak ko na hindi gaano napakalamig dito sa loob. Ngayon, kwento ko naman sa inyo kung paano namin karoon ng approval at ginawa namin proseso para makarating dito si Rafael. Simulan natin ang kwento. So, ganito ang nangyari. Bago pa lamang ako nag-vlog. So, ang purpose ko talaga ng vlogging ay para mailagay lang yung aking mga ginagawa dito sa bahay. So, nag-change ako ng topic simula noon.
Etong dalawa, si Camille, yung kanyang girlfriend, eh nakumontak sa akin at nakipag-friend sa akin at nag-messenger at gusto ko makausap tungkol dito kay Rafael. Actually, si Camille, yung girlfriend na gustong lumayas eh. Mukhang etong boyfriend pala makakaalis. Okay, ito si Rafael, graduate ng Valenzuela Community College. Graduate siya ng Bachelor of Science in Electrical Engineering. Hindi siya lisensyado. Graduate din siya nitong NC-11, something like that, para makakuha ka ata ng Master Electrician kung gusto mong mag-apply. I'm not so sure kasi hindi ko na alam ang patakaran sa Pilipinas. So, nangyari nun, nagkausap kami nila ni Rafael at saka ni Camille. So, matagal ng kwentuhan namin at yung tao naman ay determinado, nakikita ko ang kanyang pagsisikap at sa mga kwentuhan namin. So, binigyan ko ng tsansa. Eh, sabi ko, o sige, pag-a-apprenticing kita o gagawin kitang electrical assistant dito at bibigyan kita ng tsansa para maging permanente dito sa pamamagitan ng pag-aaral. Doon niya nangyari. Eto ha, hindi ko sinabi sa asawa ko itong mga pinaggagagawa ko. Nalaman niya na lang ito huli na. Okay, kwento ko sa inyo yun. Walang kaalam-alam ang asawa ko sa mga ginagawa ko. Okay, so pinasas muna namin ay ang English exam ni Rafael. Kumuha siya ng English PTE, Pearson. And then pumasa siya 54%. So okay lang, 50 ang passing eh. So pumasa siya 50% and then ginawa naman namin yung health niya, yung health exam niya. Pumasya sa health, that's the time nag-lodge kami ng application sa Superior Training Center. In-interview siya ng Superior Training Center, nalaman ng Superior Training Center na siya ay mag-i-stay sa akin at ako ay isang licensed electrician na may sariling kumpanya. Inaprubahan siya during the interview at binigyan siya ng COE at handa na para magbayad. So, definitely, napakalaking halaga, hindi kaya ni Rafael, kaya ang ginawa ko, pinautang ko siya ng mga any payment in terms of dollar. I think umabot ako ng $7,500. Ang total na tuition fee niya is $29,000. Australian. Pero for the meantime, $5,000 muna ang initial sa certificate, yung unang bayad sa tuition fee niya sa Superior Center. And then the rest, sa immigration, yung application na payment, yung lodgement, and then sa kanyang kinuha na immigration agent, ma-access Marvin. Magaling tong access Marvin. Okay, so talagang ini-endorse ko yung para kuhanin din ninyo. Okay, ngayon, dito, nung pinaprocess na nilance nila, gumawa siya ng GTE, gumawa rin ako ng GTE para sa kanya. Pinagsama yung ibang GTE, at nagsubmit siya ng actual na GTE, binabasa niya muna sa akin, and then we agree on it, and then nilodge niya yung GTE. Pagka-lodge ng GTE, I think April or March, so expected namin July, makakarating sa July intake ng school. Pero dahilan sa napakaraming backlog ng Australian government, hindi pa na-process yung kanya, and then nung September na to, September 8, dumating na ang aming iniintay at ang kanyang visa ay naaprubahan. Ngayon, ano ba yung naging role ko? Yung mga before, yung application nung nag-file kami, binigyan ko siya ng aking bank statement na patunay na sinusuportahan ko siya ang pag-aaral niya dito. Kasi siya, totoo lang, no? Ang pera lang nila is 125,000 pesos na ipapakita as showbani. So that is not enough. So, binigyan ko siya ng bank statement ng aking kumpanya. Binigyan ko siya ng aking birth certificate. Binigyan ko sila ng patunay na pag-aari ko ang bahay na titira ni Rafael na may property ako. At iyon, isinama sa application nila sa pag-a-apply ng student visa. For sure, without my support, sponsorship ko, eh hindi papasa dahil wala siyang kakulang, wala kulang siya sa salapi. Yung show money niya is just hindi uubra. Dapat may show money ka ipapakita na kaya mo mag-aral and support yourself. So dahil lang siya, nandito ako, dito siya titira. Ang accommodation is already wala na halos. Eh, kaya niya na suportahan ang sarili niya.
Ngayon, si Mrs. naman, paano nangyari sa aking asawa? Sinabi ko sa asawa ko na konting lambing-lambing, pumayag siya. Patunay nga, kita niyo itong bed na to. Siya inayos pa niya. Okay? So, yung mga bedsheet, binigay niya sa akin. Ito para kay Rafael. Tapos, sinabi ko, okay na ba to? Sabi niya, ilagay mo yung rug. So, kaya itong rug na to, sa kanya, sabi niya, ilagay mo yung rug niya para mapaayos. Okay? Marami rin contribution si Mrs. And then, later on, bibili kami ng microwave oven para sa kanya. Meron siyang maliit na kusina doon na ilalagay. Doon siya. So, pwede siyang kumain dito, tulad ng akin nasabi, pero hindi pwede magluto. Doon sa labas ang lutuan. Since single person lang siya, normally, marami ako dinuluto. So, aabutan ko na lang siya dito, magsasayin na lang siya. O, baka sinayin, libre pa. So, bibigyan ko na siya ng rice cooker dito. So, the rest, siya na ang bumili ng kanyang mga gamit at ang kanyang pangangailangan, ang kanyang pagkain. So, pag nagtatrabaho kami, dito siya magagaling sa bahay, diretso na kami sa trabaho. So, anytime, pwede ang gagawin namin, anong oras na magtatrabaho. Hindi katulad nun dati, sinusundo ko pa sa estasyon ng tren o kaya darating pa rito, alas 7, inaabutan na kami ng traffic, 7 o'clock pa kami mag-start. This time, maybe mag-start kami ng 6 o'clock from here. At ang unang trabaho namin ay 7 o'clock. That's the right way, okay? So, Tuesday ngayon, Thursday darating si Rafael, susunduin natin sa airport. Alright? So, huwag niyo kalimutan, marami pa tayong pagkwekwentuhan. Ito muli si Elmer Ronquillo, ako sa Sydney. See you next time and don't forget to subscribe. I-introduce ko kayo kay Rafael sa pagsundo ko sa airport.